Dad. Anong kailangan mo? Pwede ba tayo mag-usap tungkol sa kasal? Wala ka ng problema. Ayos na ang damit mo, reception mo. Ayos na lahat. Wala ka na intindihan. Hindi na nga kita inabali. Hindi naman tungkol dun eh. Ano gusto mong sabihin? Umuulong na ako sa kasalamin ni Michael. Hindi pwede. Tama na ang kahihiyang binibigay mo sa akin. Wala nang urong ato. Akala ko ba, Dad, mahal niyo ako? Nakikiusap ako sa inyo bilang isang anak. Nakikiusap din ako sa iyo bilang ama mo. Dahil alam ko kung ano makakabuti sa para sa iyo. Hindi kayong nakakaalam kung anong ikabubuti ko. Dahil, Dad, akong nakakaramdam na lahat ng sakit na dinudulot ng mga to. Ano na naman ba nangyayari sa'yo? Dahil na naman ba sa kriminal na Gabriel na yan? Labas sa usapang to si Gabriel. Dad, alam kong matalino kang tao. Pero bakit hirap na hirap kayong intindihin yung nararamdaman ko? I have nothing against his marriage. Pero Dad, wag naman sa taong hindi ko mahal. Pagkatapos ng kasal, ano? Buhay pa ako pero para na akong patay. Putulin na natin itong usapang ito at wala nang pupuntahan. Basta buo na ang desisyon ko. Tuloy ang kasal. At habang nabubuhay ako, hindi makakalapit sa'yo ang Gabriel na yan. Kasi wala siyang kamali-mali na nasa tabi-tabi lang ang tunay na kriminal. At saka pag nalaman nun na alam natin na si Gilbert ang may kagawa nito mula sa umpisa pa lang, magalit sa atin yun. Hindi. Ayoko. Eh kung inaalala mo na baka siguro lang naman yung maga sa Selena, dapat mo naisipin yun. Hindi na siya uulit. Siguro naman natutunan siya sa pagkakamali niya. Hindi pwede. Ayoko madamay sila sa luna ko. Hindi ko sila mapoprotektahan. Nakakulong ako dito. Paano yan? Papabayaan mo na yung sarili mo na nakakulong ka dito? Naniniwala ako na mabait ang Diyos. Na may mata ang batas. Aasa na ako sa husgado. At lalabas na yung totoo. Pero, ayoko manggaling sa atin ang pagdidin kay Gilbert. Sige, ikaw ang bahala. Natuto na ako lumaban sa pader. Lagi na akong talo. Pero baka pag ang batas at hukuman ng makalaban nila, mabubuhol din ang pader na pumaprotect na ng kasama nila. Puro kayo sat-sat! Wala naman kayong ginagawa! At ikaw naman, Gilbert, yung problemang pinasok mo, hanggang ngayon hindi mo pa nalalabasan. Ang hina mo talaga. Pero ano magagawa ko? Maraming bantay sa ospital eh. Wala akong pakialam. Dapat kasi noon pa tinapos mo na yung problemang yan.
Nung isang araw ko pang sinabi sa'yo kung anong dapat gawin kay Michael, hindi ba? O ano? Tatamad-tamad ka na naman! Ayos na yun. May nakausap na kaming gagawa. Naghihintay na lang ng tiyempo. Ang hirap naman kasi sa'yo eh. Iniinita mo kagad kami ng ulo. Eh kahit naman siguro, Santo. Mauubusan ng pasensya pagka yung dalawang nakatrabaho. Ang hihinaan yung dalawa. Dapat tapos na itong problema na to eh. Nakabwisit talaga kayo. Michael, ano bang problema? Tita, akala ko nung sinamahan ko si Via kay Inay Magda, mababawasan na yung problema niya. Yun pala, madadagdagan lang yung problema ko. Bakit? Ano bang nangyari? Nag-uusap po silang dalawa eh. Pero pagkatapos nun, nagbago ng ihip ng hangin. Umurong na si Via. Michael, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Okay lang ho yun, tita. Kahit hindi ko kayong nagsasalita, importante ho nakikinig kayo sa akin. May papakiusap lang ho sana ako sa inyo eh. Pagbalik niyo sa pagbisita niyo kay Warren, pakisabi na lang ho na hindi na tuloy ang kasal. Paolo, ka na malungkot. Lapit na matapos yung paghihirap mo. Parang hindi ka maintindihan. Ako nang bahala. Tiwala ako na lang sa akin. Leo, gusto kong maniwala sa'yo. Pero habang pareho tayo nakakulong dito, wala tayo magagawa. Ligtas ka na. Ang sabi ng doktor, pwede na kita ilipat sa private room. Di ba sinabi ko na sa'yo mag-ingat ka, Gilbert? Sino ka? Ang dali mo naman makalimot. Di ba akong kalaro mo? Kailangan mo sa akin. Wala naman. Gusto ko lang ipaalam sa'yo kung paano mahirapan masaktan kung minsan. Hindi na lang yung kayo palagi ang nananaro sa mga laro at laban. Akala ko ba magaling kang kalaro, Gilbert? Pero huwag kang magalala.
nakakawalan pa rin kitang buhay. Dahil meron akong mensahe kay Selena at Ismael. Sabihin mo sa kanilang dalawa, galingan nila ang laban. Dahil pag may nagtalo, buhay ang kukurahin ko. Fernando, nagpunta ko dito para isoli ho yung binigay niyo sa sakyan sa amin. Michael, nabigla lang si Via sa nasabi niya sa'yo. Ayoko na ho magkunwari. Masyado na ako nasasaktan. Tapusin na ho natin to. Hindi pa tapos to, Michael. Nagkausap na kami ni Via. Ayoko na ho siyang saktan, Tito. Michael, wala nang problema. Nagkaintindihan na kami ni Via. Ando siya sa garden, kausapin mo. At niintay ka. Wala na makakapigil pa, Michael. Tuloy na tuloy ang kasal niyo sa susunod na linggo. Michael, ituloy na natin to. Kung matigil na lahat. Hindi ko na alam gagawin ko, Via. Kung naipit ka, naipit din ako. Pero paano ka? Siguro naman, pagdating ng panahon, matututunan mo kita mahalin. Huwag na lang natin pilitin. Antayin na lang natin. Kung mag-alala, napangako ko sa'yo. Hindi ka mabibigo. Via, may hihilingin lang sana ako sa'yo bago ako umalis. Ano yun? Pwede ba kitang mayakap? Kahit for the last time. Ano for the last time? Bago man lang tayo kasal, Via, kahit anong mangyari, tandaan mo, mahal na mahal kita. Oh, kumusta na kayong dalawa? Okay lang ho, Tito. Paano ho? Hindi na ako magtatagal. Tuloy na po ako. Oh, bakit? Aga pa. Oh, Michael, napadalaw ka. Hindi ho. Paalis na rin po ako eh. Mabuti naman. Selena. Kuya, nagbibiro lang naman ako. Eh, excited na excited nga ako sa kasal na itong dalawang to eh. Tayo na, ihatid na kita. Dad, akit na muna ako sa taas. Oh, sige. Sige, may ingat ka, ha? Sige. Ingat! Inayos mo na ba yung kotse niya? Kausap ko yung tao kanina. At ang sabi nila, diretso sa impyerno ang kotse. Sigurado ka? Ito, ang tigil niya sa paanan ng Satanas. Ah,
Asan ba si Gilbert? Kumusta ng trabaho nun? Ayos na ba? Nagpaalam kanina. Sabi niya pupunta sa ospital. Hindi ko pa alam kung ano na nangyari. Pwede ba ipaliwanag niyo sa akin kung ano nangyari kay Gilbert? Sino ang gumawa niyan sa kanya? Kuya, wala akong kinalaman dyan. Ismael, ikaw ang ama. Dapat alam mo ang nangyayari sa anak mo. May kaaway ba yan? Baka napag-initan lang, kuya. Hindi pag-iinitan niya kung wala kasalanan. Kuya, baka naman nagkapikunan sila dahil lasing o nagdiskusyon dahil sa babae. Alam mo naman yung mga kabataan, medyo mapupusok. Masyadong lapitin sa basag ulo yung anak mo. Baka sa susunod niyan eh, hindi lang bugbog ang abutin niyan. Pagsabihan mo yung anak mo. Oo, kuya. Gagawin yung anak mo. Hindi pa tayo masabi, Cleo. Sa susunod na tried rin ako itong anak mo. Ako mismo titira dyan.
Thank you.